sabi guys. Kasi dapat paalis na ako kanina, kaso biglang meron lang biglaan dumating sa bahay na magre-repair ng ilaw. Kaya na-delay tayo. Years na rin yata sa akin itong scooter na to, no? Pero napakaganda ng performance pa rin niya. Kaso may mga syempre sa tagal ng panahon na hindi siya lagi nagagamit, nakakaroon talaga siya ng mga common na diferensya, tapos hindi pa natin talaga siya regular din na may maintain, so malabas yung ibang sakit niya. Ito nga yung gulong ko, nakailang palit na ako ng gulong eh, pero lagi pa rin siya nagiging flat. Iwan ako bakit lagi itong nawawala ng hanap itong mayup. Kahit bago na yung gulong. So alam nyo guys, gusto ko lang i-share na sa majority naman talaga dito sa atin sa Pilipinas, lahat naman eh puro mga maliliit yung mga motor, no? So napaka advisable talaga magkaroon ng kahit anong uri ng motor dito sa city, lalo na sa Maynila, lalo na diba, napaka sobrang traffic dito. Kapag meron kang motor, napakadali lang ng lahat, madali pumunta kahit saan. Papapiliin pa rin ako balang araw na magkaroon ng isa pang bagong gulong eh, baka motor pa rin pipiliin ko. Wala talaga akong pasensya sa traffic. Kaya lahat talaga eh merong ano, may tinatawag na pros and cons, di ba? So pag nagkotse ka, hindi ka nga mainitan, hindi ka mausukan, pero marami kang isasakripisyo din. Kailangan mong bumangon ng mas maaga. Kailangan mo umalis ng mas maaga eh, para makauna ka sa traffic, di ba? So unlike naman ng motor, kahit sabihin natin 7:30 pa yung pasok mo, kahit 7 PM kang umalis ng bahay, aabot at aabot ka. So, usually basta tumatawid ka lang ng isang city, pinakamatagal na yan, yung 30 minutes. For example, ako dati, buwapasok ako ng Makati. So from Malate to Makati, 30 minutes. Pag nag-commute ako, mga 1 hour. Hindi pa kasama dun yung paglalakad ko papunta sa sakayan. So kung may sasakyan ka naman at nasa tapat mo lang yung parkingan mo, so let's say, mga 45 minutes. Pero yun, one thing na isa pa pinaka-hassle sa sakyan, syempre, yung parking. Diba? Di gaya ng motor. Kahit saan mo itabi yan, hindi naman kahit saan, pero marami siyang lugar na pwede. Diba? Madali mo lang siyang hanapan ng slot, kumbaga. Bago kapag nasanay ka sa malaking bike, tapos sa bumalik ka sa ganitong mga maliliit na motor, bisikleta, parang napakadali na yung kontrolin. Parang ang laki ng mga daanan.
para magparada. So, kailangan mo lang lagi pumunta sa lugar na meron pay parking. Hindi ka pumesto sa mga ganon. Pumugal ka sa mga labas-labas lang dyan, pwede ka naman ma-regger. Gano'n ba ang singil ng regger? Depende kung gano'ng kalayo. Yung kinakbo. Wala dun sa kung saan ka inuli. Yung bagay na hindi ko nagagawa sa ano ko sa R15, yung magsisingit-singit ng ganito kasi lagi kang sasabit, o kung di man sasabit talaga mabigat talaga, so mapapagod ka lang, mapagod ka lang, tapos paglabas mo ganun pa rin naman eh, walang nagbago. Experience po magmotor. So nakita niyo kung gaano kabilis nagpalit ng ruta, no? So instead na dumiretso tayo dun sa Rojas Boulevard, nag-segue tayo ng daanan kung saan alam natin na walang abala sa atin sa daanan. So ayun, nakita niyo. Ito yung resulta. Mas mabilis. At plat yung gulong ko, papahamon muna tayo. Kuya Pang, hangin lang, hangin. Plat na plat ba? Check na natin, baka madapa ang ko. Okay, sige. Ano ko ng setting? Itaas ko. Oh. Meron. Eh, hindi ko maalala kung tubeless to, ano. Pasok. Yung hangin ng likod ko, nahanginan mo ba? Okay ba? Now this one dedicated to all of you, them who are down and off and say nice things to them girl. Sandali. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano mo sabi? Tinatanong ko nga, ay nagdodroga ka ba? Idaragtas niyo ako para masigurado niyo. Kuya, idaragtas ka, huwag kang magalala. Kuya, anong style ba yung buhok na gusto mo sanang ipagpagpagpagpag? Gusto ko kalbo, kaso na hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong? Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yan. Kaibigan mo? So, mabilisang gupit yan.
paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh, ganit ka ba? Eh hindi po. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi ka ikaw? Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po ako. Ano, tingnan mo. O yan, namamaga yung paa ko. So namamaga. Tingnan mo yung pusas ko. Magic, no? Yung skydrive ko, naging sniper bigla real quick. Approximately 10 hours later. San? Sa BPI tayo. San BPI? Dadan. Snow Jade. Grabe siya.